Dito po tayo sa pagsusukat naman ng current. Papansin nyo po dito, yung range po niya ay 250, 25, 2.5, tapos dito po ay 50. Pero yun po ay microampere. Dito po, ito po ay milliampere po yung tatlong yan. Okay? So, pag nakaset po sa 250, ganun pa rin po. Kapag naka-range po siya, each line po ay 5. Okay? Halimbawa po ganito. Ang titingnan po natin dito ay yung 0 papunta sa 250. Kapag po yung needle point po ay pumalo, pasensya na kayo sa needle point ko po, dito, let's say dyan. So, yan po ay, di ba, each line ay 5, 50, 55, 60, 65, 75, 80, 85, 90. So, yan po ay, ang basa po dyan ay 90. Pero, sulat ko lang ha. Kapag ganyan po, bawa nakaset sa 215 range, sulat natin dito 90, may nakalagay po dyan milliampere. Okay? O kaya, kung whole number po yan, pag milli po kasi, 3 decimal point papunta sa kaliwa. So, 1, 2, 3. So, ang whole number po niyan ay 0.09. 1, 2, 3. Ampere. Chinek ko lang. Okay? Okay, isa pa. Halimbawa, nag-fall po yung needle point dito. Yan. Doon sa pangatlong line after po ng 150. So, 150, so 155, 60, 165. Kaya ang basa po dyan, dito po, ay 165 milliampere or 123.165 ampere. Okay po. Set naman natin yung range natin sa 25. Pag range 25 na po siya, range 25, yung bawat linya po niya ay 0.5. Okay? Pero para mas madali po maintindihan, halimbawa, so 100, 5, 10, 15, 20, 25, 30. So 130 po siya. So ang basa po dyan, 130. Pero po, since nakaset siya sa range ng 25, magmumove tayo ng isang decimal point pakaliwa. So, ang basa na po dyan ay 13 milliampere. Or, 1, 2, 3. Or, 0.123. 13 ampere. Okay? Next. Isa pa. Halimbawa, dito po yung ating range. Ay, sorry, range. Needle point. Let's say, dito. So, 50, 75, 80, 85, 90. So, 90 yan. Nakaset ulit tayo sa range ng 25. So, halimbawa, yan ay 90. Okay? Magmumove tayo ng 1 decimal point pakaliwa. So, yan po ay magiging 9 milliampere or 0.009 ampere. Okay, pasensya na kayo, no? 1, 2, 3. Tama, yan. So, yan ay kung naka-range po sa 25. Okay? Kapag naman po, sinet natin siya sa 2.5, ang bawat linya po niya ay magiging 0.05. Para mas madaling maintindihan, ganito po. So, limbawa, dito po ulit tayo sa 0 to 250, yan, 90 po siya, di ba? 90. Pero nakaset siya sa range 2.5. Ang gagawin po natin, mag-move tayo ng dalawang decimal points pakaliwa. 1, 2.
So, ibig sabihin, 0.9 milliampere po siya. Okay? Sa whole number po niya, yan po ay 1, 2, 3. 0009 ampere. Tama ba? 1, 2, 3. Yan. Okay? Pag nakaset po siya sa range ng 2.5. Kapag sinet naman natin dito, halimbawa yung needle point ay nandito, say 150. Ayan. Surat mo na natin, 150. Range 2.5, move tayo ng dalawang decimal point, pakaliwa, 1, 2. Ibig sabihin, yan po ay 1.5 milli, ay sorry, ampere. Or, siya po ay 1, 2, 3. Tama? Or, 0.1, 2, 3. 15 ampere. Yan. So, ito yung value. Kapag tumalo po siya dito, at naka-range po tayo ng 2.5. Okay? Next. Dito naman po, makikita niyo po yung range po niya. 50 microampere. Dito naman, nakapalo po siya dito sa 18. Ano? Gitna. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. So, susulat natin siya na 18 microampere kasi nakaset siya sa range ng ano eh, range na 50 microampere. So, resulta. So, ang actual na measurement mo niya ay 0.00018 ampere. So, yun. Yun po yung paraan ng pagbabasa ng ating DC milliampere. Okay? Pakita ko po sa inyo actual. Pa po ako ng simpleng diagram para may paliwanag ko po sa inyo kung paano po sinusukat yung current. Ito po ay 3.6 na volts. Kukuhain ko po yan dito sa aking lobat na battery. Meron po akong ilalagay na LED. Tapos susukatin ko po kung ano po yung value na nagtatravel na current dito po sa circuit na to. Gagawin ko po siyang open circuit kasi yung black probe po niya yan, nakakonekta po sa negative. Ito, negative po ito ha. Tapos, yung red po niya nakakonect po dun sa cathode part, negative part ng LED. Tapos, yung positive po ng battery ay kukonect po dun sa anode part or sa positive side ng LED. Okay? So, mangyayari po niyan, meron pong dadaloy na current po dyan at masusukat natin yan gamit po ang multimeter na ganito. Okay? Remember, kung hindi po natin alam kung ano yung current o value ng current, lagi tayong mag-set sa highest range. Okay? Para safe tayo lagi, lalo na yung ating multi-tester. Okay, so ang gagawin ko lang po, so mapansin nyo po, yung aking LED, nandun na sa positive side, positive po ito, no? Okay, nakakabit na. Tapos, yung negative part ng battery, ilalagay ko po yung black probe. Yan, tapos, ilalagay ko po dito. Yun. Milaw. Ngayon, tingnan natin yung measurement. Basahin natin. Focus tayo dun sa 250. 25, 30, 35, 40. Nasa
40 siya, no? 40. Okay, so range po natin ay 25. So, ang nabasa natin ay 40. Let's say 40, ano po? Lagpas siya sa 40. Ngayon, ang gagawin natin, mag-boom tayo ng 1 decimal papunta sa kaliwa. So, magiging 4 milliampere po siya. Yan. Or, so number, 1, 4, 1, 2, 3. Yan. 0.004 ampere po siya. Okay? Okay, isa pa. Okay, medyo ibay natin. Ang gagamitin natin ngayon ay 9 volts. Actually, lagpas siya ng 9 volts. Tapos, yung negative part po ay nakabit po dito sa LED. Tapos, merong resistor na 560 ohms na nilagay ko po. Tapos, black. Tapos, red. Open circuit pa rin po ito, ha. Ito po yung paraan para masukat natin yung dumadaloy na current. Ano po? Ngayon, alamin natin kung ano yung amount ng current na dumadaloy po sa ganitong circuit. So, 9 volts naman yung gamit natin. Kanina, 3.6 volts po yun. Ito po. Ito yung lobat na battery. Tapos, nagdagdag ako ng resistor. Ito po ay 560 ohms. So, gagawin ko. Sukatin natin yung kanyang current. Tingin po dito, ha? Yan. I think ito ay 75, 80. More than 80. So, 80. Oh, 80 yung reading niya. Nakaset po siya sa 25. So, paano natin babasahin yung value na yun? Range 25. So, ang nakita, nabasa natin is 80. Ngayon, siya ay naka-range sa 25. So, mag-move tayo ng isang decimal point. Kaya yan po ay magiging 8 milliampere. Or, sa whole number, siya po ay 1, 2, 3. 8, 1, 2, 3. Yan. Or siya po ay 0.008 ampere. Yan. So ganun lang po yung pagre-read ng ating DC current gamit po yung multi or analog multimeter.